what's up guys? What's up mga daddies? What's up mga babies? At nagbabalik po ang Batang Makulit. Pero ang Batang Makulit, hindi po ulit natin siya kasama ngayon dahil meron tayo ulit mahalagang pag-uusapan regarding po sa SSS Calamity Loan. So yun, bago po ang lahat, kung bago ka pa lang po sa aming channel, don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng Batang Makulit. And yun, gusto ko lang din po magpasalamat sa mga nag-share ng ating video about sa how to apply SSS Calamity Loan. So yun, maraming thank you dahil umabot tayo ngayon as of 3 days ng 5K views. Nakakatuwa lang kasi, di ba? Marami tayong natulungan na ating mga kababayan. So ayun mga daddies, ang pag-uusapan natin ngayon is yung mga typical questions na tinatanong ng mga mag-a-apply for calamity loan. So ayun mga daddies, umpisahan na natin tong vlog na to. So ayun mga daddies, itong mga question na to is nanggaling din po sa ating comment section doon sa ating calamity loan na post. Yun yung mga sasagutin natin na para naman malaman din ang iba pa na gustong mag-apply ng calamity loan. So, umpisan natin mga daddies. Number one question is, kahit may existing salary loan ka, pwede ka pong bang mag-apply? Yes, pwede po. Pwede ka pong mag-apply kahit may existing salary loan ka. Number two questions, ilang days po bago i-deliver yung cheque? So, yun na, sa akin kasi mga daddies, hindi ko pa sure yung kasagutan dito kasi nag-apply lang din naman ako, then hindi ko pa rin siya nare-receive yung cheque. Pero yung approval niya is 2 days lang after ko mag-apply ng calamity loan. Pero regarding sa cheque, may mga nababasa ako na 2 to 3 weeks, 1 month, pero doon wala pa akong assurance na sagot doon kasi hindi ko pa nare-receive yung sarili kong cheque. So, number 3 questions. Kailangan po ba ng approval ng agency para makapag-apply ng calamity loan? Hindi na po kailangan ng approval. Kumbaga, magkakaroon lang si agency ng parang notification na nag-apply ka for calamity loan. Next question, paano po yung mga unemployed, makakapag-apply din po ba sila ng calamity loan? Yes, pwede po kayo mag-apply ng calamity loan kahit unemployed kayo ngayon during pandemic. Basta na-meet nyo po yung salary, basta na-meet nyo po yung required contribution ni SSS na 36 months contribution, then yung 6 months na posted within the last 12 months. Yun, basta na-reach nyo yun. Kahit po sa mga yung mga nagsiself-contribute, yon, basta na-meet nyo yung requirements na yun, pwede kayong mag-apply ng calamity loan. Next question tayo, nadi-disapprove po ba ang application sa calamity loan? Ito, sariling opinion ko lang din naman to. Para sa akin kasi ata, hindi. Kasi bakit? Unang-una pa lang, hindi ka na po makakwalify kung hindi ka qualified makapag-loan. Diba, pag clinic mo pa lang yung apply for calamity loan, doon pa lang hindi ka na, may kita mo na doon na magpa-pop up yung message na hindi ka qualified for calamity loan. Kaya para sa akin, alam ko wala na di-disapprove kasi na-process na siya eh. Pero hindi ko lang talaga sigurado. Pero para sa akin, alam ko hindi kasi wala pa naman na disapprove eh. Next question, how to check calamity loan status? Sa site po kasi ni SSS, hindi mo siya makikita doon. Ang makikita mo kasi after mo mag-loan is you have existing loan application, yun yung nakalagay. Pero nung nag-try ako sa SSS web apps, nakita ko ron, nag-login ako doon, chinek ko yung loan status. Yun, doon ko na verify na okay na yung loan ko bago ako naka-receive ng email na approved na. Kumbaga, login lang kayo sa mobile app ni SSS. Then check nyo yung loan status nyo doon. Makikita nyo kung on process pa siya or approved na. Next question tayo. Ano po ibig sabihin kapag service unavailable? Yun, ibig sabihin po nun, may nakapagsabi rin po kasi sa akin
na kapag ganun po yung nagpa-pop up na message is sobrang dami nag-a-access ng site na SSS dahil sobrang dami talaga nag-a-avail ngayon ng calamity loan. Tips lang sa mga gusto mag-apply din pala ng calamity loan, gabi or madaling araw nyo i-try. Kasi ako, 10 PM ko siya in-apply. Saglit lang, mabilis lang kasi pag mga talaga umaga, hapon, marami talaga nag-a-access ng site. Okay? Sir, need po ba ng barangay certificate? Hindi na po need ng barangay certificate kapag nag-apply kayo ng calamity loan. Okay, next question. Sir, yung mga nakatanggap po ba ng SBWS pwedeng mag-apply ng calamity loan? Yes, pwede po. May nakalagay naman doon na note kapag clinic niyo yung apply for calamity loan, may nakalagay doon na SBWS is ongoing. Apply on June 30, 2020. So, pwede kayong mag-apply after, siguro after ng bigayan na second tranche ng SBWS. Makakapag-apply kayo. Ito yung madalas na tinatanong sa akin. Sir, bakit wala ako na-receive na email from SSS? Maybe siguro sobrang dami nag-a-access talaga at nag-a-apply ng calamity loan. May mga konting delays na nangyayari si SSS. So yun, patience lang. Malay nyo, diba? Kung hindi man kayo naka-receive ngayon, mamaya or bukas. Okay, next. Sir, kailangan po ba hingin sa employer ang employer ID number? Ang pagkakalam ko kasi, yung purpose ng employer ID number is kapag mag-a-apply ka pa lang sa online ng SSS account mo. Kung true online ka mag-a-apply. Alam ko doon mo lang siya kailangan kasi i-re-register mo pa yung employer mo. Pero upon applying ng calamity loan, automatic na kasi siya. Kung nandun na yung kung may online account ka na, automatic nandun na yung employer mo. Proceed, submit ka lang din. Okay na yun. So ayun, sa mga nababasa ko kasi halos paulit-ulit na lang. So yun yung mga usual na tinatanong sa akin na gusto nila malaman yung sagot. So ayun, if ever na may mga question pa kayo mga daddies na pwede pa natin i-discuss next vlog, comment down below lang po para mapag-usapan natin. So ayun, dito ko natatapusin tong vlog na to. Hope na may natutunan ulit kayo sa vlog na ito. Then, like, share, and comment po. Don't forget to click subscribe. Hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng Batang Makulit.